What's up, mga paa? Mga kamay. Come on. Power. Power. Ayun na nga, guys. Natapos na naming ikutin yung buong Torres Farm and Resort. And ngayon, magbibigay naman kami ng konting quick review. Quick review, then tip and expenses dito sa Torres Farm. Simulan na natin kung ano ba ang naging karanasan namin dito. So, unang-una guys, ang ibibigay muna nating tip, yung travel time. Kami kasi, taga Mandaluyong, Bonnie. Mm. Pero Nag-commute kami. Papunta dito. Papunta ng coastal. Tapos, yung papunta namin ng coastal, inabot kami ng 1 hour. Then, yung sa coastal, yun bago ng terminal. Yun yung PITX. Yung tabi lang naman ng coastal mall yun, nilipat lang sa may, halos tabi niya lang yun eh, malapit lang. Tapos, dun na kami ulit sumakay ng bus. So, yung nasakyan naming bus, from there, hanggang sa Naik, dito na sa Naik sa may McDo, ano lang siya, inabot siya ng 1 hour. So, 1 hour. Pag ano guys, yung sa Cavitex, napakabilis lang talaga ng travel doon. Medyo nagkaroon lang ng konting traffic dito sa Banang-Looban na ng Cavite. And then pagdating namin sa McDo, pagbaba namin doon, mismong meron na kagad doon ng mga tricycle. So nag-tricycle lang kami hanggang dito. Ang cost lang niya is 30 pesos per head. And then yung bus natin from Coastal, parang 65 basta ganun lang. Per head yun, per head. And then pagdating namin dito guys, isa din nga pala sa mga tanong namin noon, yung bago kami pumunta dito, kung meron ba dito makakainan. Kasi nung tumitingin ako sa website, yung sa Facebook page nila, wala akong nakikita nag-review ng mga pagkain. Ang lagi lang naka-indicate doon, may mga dala sila, or dito na daw order. Pero wala silang in-specify na parang place dito na kung saan pwede mag-order and kung ano yung mga meron doon. May bilihan naman, nandun nga yung may street food din. May street foods. Tapos may pizza. May french fries. May mga junk food, ganun. Iba-ibang drinks, ganun. Tapos may mga lugar naman doon na kung saan pwedeng kumain. So meron doon ng, actually yung tapat nung parang canteen na yun, meron siyang park na may mga table and chairs. Tapos pwede talaga kayo kumain doon. Napakaganda nung ambience, napakaganda nung place. Ulitin lang namin yung food. Mas maganda kung magbabaon na lang talaga kayo ng sarili nyong food, pang breakfast, pang lunch, or pang dinner. Kasi andito nga, kung napapansin nga namin, parang pang merienda lang siya. So hindi talaga siya yung mga meal na kinakain natin, mga rice meal, yung mga ganon. Then, puntahan natin yung mga kailangan. Puntahan namin. Yung mga kailangan nyong puntahan dito. Yun nga pala guys, magbibigay muna kami ng disclaimer. Kasi baka kasi isipin ng iba, tulad namin, iniisip namin na fully developed na yung place. Kasi di ba parang ano, nakikita ko dun sa mga pictures, ang gaganda ng pictures. So ina-expect ko talaga na fully developed na yung place. Hindi pa po fully developed yung place. Huwag kayong mag-expect na eto na yun. Kasi hindi pa talaga to. Guys, sasabihin namin sa inyo, napakaganda ng lugar na to. Napakaganda, napakalaki ng potential. Ang dami nila ng plano dito, ang dami nila ng gagawin, and ang dami na nila ng ginagawa dito ngayon. Aside from those na nakita namin sa Facebook, na kung sa Nest na experience na din namin dito, may mga ginagawa pa silang mga building dito ngayon. Actually, more than 10 ata yung nakita namin na under construction dito. Siguro guys, ina-expect ko, after 2 years, kung tuloy-tuloy yung pag-develop nila and kung i-maintain nila kung ano na yung meron dito, siguro after 2 years, sobrang ganda na talaga nito. And makikita na natin kung ano talaga yung parang finished product nito. Saka mas, siguro mas dadami yung tao kasi nga, kung makikita talaga nilang sobrang ganda na, mas maraming taong pupunta. Hmm. Kasi ngayon pa nga lang, hindi pa naman siya ganun ka tapos na tapos. Hindi pa siya talaga ganun ka-develop. Oo. Pero ang dami ng tao talaga. Imagine guys, kung ano, no, kung talagang matutupad ng management dito, kung ano yung pinaplano nila, and kung mame-maintain nila kung ano yung meron na dito ngayon. Ang dami namin napuntahan eh. No, ang dami nga. Sa snap. Yung parang sa tingin ko more than 10 yung mga napuntahan naming lugar. Hindi naman lugar. Sino mag-picture ay spot lang spot. So guys, yung entrance fee pala dito ay 180 pesos.
Per head. Per head. And sa adult, adult. Sa adult yun, sa adult. Tapos, meron, pwede ka naman mag-swimming dito. Kung mag-swimming ka, 200 pesos yun. Bali, madadagdagan lang ng 20 pesos yung ano mo. Kaso, sa case namin, hindi na kami nakapag-swimming kasi nga sobrang daming tao na hindi na kami napayagan na mag-swimming. Actually, ano guys, dumating kasi kami parang 12 noon na. So, full na daw yung slot para sa mga swimming. Sa pag-iikot-ikot namin, nakita namin na merong apat na pool area. First ay yung sa may Taj Mahal. Second, yung sa may park. Third, yung sa may Greek architecture. And then, merong isang pool doon na hindi na kami nakapasok kasi private area daw yun. Doon yung spot na merong tungkol sa Japan. Yung pero, parang Japanese theme yun. Yung bahay doon, Japanese theme. Tapos, meron doon yung bridge. Ewan ko kung anong bridge yun. Basta sikat daw yun sa Japan. Harone. Wala. Basta yun, private. Hindi na kami nakapasok din. Ayan. So, di ba, syempre, pag in-expect natin na pag-farm, mga damo, damuhan, na halos hindi dapat sementado yung mga daan. Uh-oh. Pero napansin namin, lahat ng dinadaanan namin, sementado na. Para ka talagang feel na feel mo na nasa park ka. Kasi nga, maayos maglakad, maayos mag-ikot-ikot. Kasi nga, sementado na siya. Tapos, syempre, di ba, kaya ka nga pumunta dito para mag-picture, mag-video. Pero hindi pa naman siya ganun ka-crowded. Talaga na parang yung tipong hindi ka na makakuha ng chance para makapag-picture, makapag-video. Kasi sa amin naman, nagkaroon naman talaga kami ng chance para makapag-picture talaga, makapag-video. So, actually, ano eh, halos lahat ng spots dito, nakapag-picture kami, tsaka nakapag-video kami ng kami lang. Na walang ano, parang yung walang mga photobomber, mga ganon. Kasi, ano nga, naswertehan talaga. Hindi namin alam kung ano, no, kung naswertehan lang ba namin na hindi ganon kadami yung tao. Or talagang ganon lang. Pero ito guys, sobrang masarap siya sa mga taong mahilig nga sa Instagram, sa social media. Kasi nga, pang Instagram siya, pang Facebook. Then maganda din talaga siya na isama mo yung family mo dito. Kasi nga, ano, makapag-bonding talaga kayo kasi dun sa pool area. May nakita kami kanina, as in, ang dami nila talaga, naglalaro yung buong family, ganun. Kaya okay din siya para sa mga family. Eto nga pala, hindi na kami dito aabot ng gabi. Yung mga picture kasi nakita namin sa Facebook, meron talaga mga pumunta ng gabi. And napakaganda din yung lightings dito. Although hindi na natin aabutan yon, pero sayang talaga yung experience yon. Dito kasi guys, pwede ka mag-stay dito ng ano, overnight. So meron silang mga room. And ang maganda dito guys, hindi lang yung basta-bastang parang gumawa lang sila dito ng room na basta kung saan kayo pwede mag-stay. Doon kasi ang ginawa nila, halimbawa yung sa Greek architecture, yung building nila doon, yung isa sa mga tourists, sa mga spot nila, ano yun, room yon, dalawang room yon yung nandun. So, pwede kayo mag-stay ng family mo doon. Tapos, doon din sa Taj Mahal. O, sa Taj Mahal, meron din doon. Tapos, ginagawan pa nila ng apat na building doon. So, baka gagawin pa nila ng room yon. Yung sa Santorini, ano siya, hall. So, pwede ka doon. Ayaw nga pala. Pwedeng ano doon. Ganapan ng wedding, ng debut. Yung kanina, meron nag-aayos doon na may wedding kasi magaganap mamaya. Basta kung gusto nyo makita yung prices nila, pwede nyo i-check sa Facebook page nila. Nakalagay doon yung kung ano yung klase ng theme, tsaka kung magkano yung rate nila per night. Magbibigay na kami ng ano muna, konting quick review lang. Nung mga, kung ano yung mga spot na meron sila dito and kung ano yung naging experience namin. Ano nga yung una natin pinuntahan? Windmill ng Netherlands kasi may katabi pa siyang ano ginagawa kaya hindi pa talaga siya masyadong maayos pa picturean or mag-video. Malayo yung itsura niya dito. Hindi yung itsura, yung paligid niya pala. So malayo kasi dito kasi yung spot nila dito mismong pa yung may nakaharang na wire. Yung may wire. So yun, parang isa siya sa mga nakasira ng view. Yung Mayon Volcano and Kagsawa ng Bicol. Okay ako doon. Wala naman ng problem doon. Okay siya. Kaso nga lang, kung i-emphasize nyo talaga yung Mayon at yung Kagsawa, hindi mo siya masyadong, kumbaga yun lang talaga yung makukuha mo kasi nga may nakadikit na I love Torres Farm. Actually kasi guys, yung Mayon na yun tsaka yung ano, Kagsawa Ruins, ginamit lang siya as letter
dun sa I Love Torres Farm. So yung farm, yung A doon, yun yung naging Mayon. O tapos yung sa R pala, yung ganun ng R, di ba R ganun? Ganun tapos ganun. Yung ganun ng R, yun yung naging Kagsawa Wins. Third naman yung Eiffel Tower ng Paris. Mm. Na yun, okay naman siya. Kaso nga lang din, ang malas lang kasi nga yung sa likod nung spot, may mga sasakyan. Ayun na. Kaya ano, mahirap, unless na lang kung yung camera mo nakapataas. Kaya yun, actually yun din yung ibang nakita kong angle ng mga kumuha, pataas talaga sila. So parang ginaya na lang din namin. Then fourth, yung Taj Mahal, na medyo nahirapan din kami magkuha ng picture doon kasi nga katabi niya swimming pool. Mm. So since kanina may mga naliligo, ang daming dumadaan, ang daming naglalaro sa swimming pool, kaya pahirapan din. Pero maganda naman siya. Napakaganda. Yung mismong Taj Mahal, ginawa pa lang shower room tsaka CR. So may mga biglang lumalabas doon na hindi namin alam. Pero naging okay naman yung naging pictorial namin. Nakakuha kami ng mga pic na walang tao. Doon nakuha natin yung goal natin doon. So next yung napuntahan namin ay yung napuntahan talaga. Yung next na nilipatan naming spot, yung Statue of Liberty. Mm. Na sobrang naging okay siya kasi nga parang doon sa spot na yon nagkaroon talaga ng chance kasi parang nasa area talaga siyang may solo spot talaga siya na magkakaroon ka ng chance makapag-pick. Yung Statue of Liberty pala guys, napakaganda niya kasi pati yung mga building ng New York, nilagay nila dun sa likod. So parang hindi ka lang basta kumuha ng Statue of Liberty, pwede mong kuhanan siya na may mga buildings dun sa likod na park. Next naman ay yung pyramid. Yun, yung pyramid, sa tingin ko maganda siya. Napakaganda ng pyramid. Maganda yung kuha. Tsaka yung Sphinx na katabi niya. Oh, next naman ay yung castle. Hong Kong Disneyland. Na ayun, okay naman siya. Kaso yun nga lang, hindi pa tapos. So may nagtatrabaho pa. Oh, next naman ay yung Garden of Morning Calm. Na sa totoo lang hindi ko naman talaga siya alam. Nakita ko lang din. And yun nga daw, sa South Korea daw yun. Maganda siya, maganda yung yung pagka-heart niya. Maganda. Panalo. Yung next naman ay yung sa park na yun nga, sobrang... May kasamang pool, yun. Sobrang daming upuan, na makapag-relax ka talaga. Makakapag, yun nga, relax, kwentuhan. Napakaganda ng ambience. Ang next is yung Leaning Tower of Pisa. Medyo hindi siya ganun naka... Oh. Actually, nakatumba. Pag tinitignan mo siya ng yung ikaw mismo sa actual, nakatumba naman siya ng konti. Pero ganun lang eh. Konting-konti lang talaga. So, hindi siya ganun kahalata. Pero pag pinicturean mo, hindi siya masyadong nahalata. Yung sa, di ba yung sa totoo kasi, parang kitang-kita mo na talaga naka-side na siya. Yung next ay yung Summer Lion ng Singapore. Yung nga pala, nakalimutan natin. So yun nga, hinangin, inambunan kami ng tubig. So habang nagpipicture kami kanina, umaambun sa likod namin. So yun, okay naman siya. And then yung last, yung sa Greek architecture na yung sa katabi niya may swimming pool. Tapos yun pala yung sa Hakone Shrine. Hindi ko alam tama ba. Hindi kami nakapagpa-picture doon kasi may tao yata kanina tapos may nakalagay kasi doon private only. Parang ganoon. Siguro yun yung area talagang yun, private talaga yun, cleanest talaga kasi nga yun. Private. So hindi namin napuntahan yun. So ang meron sana doon yung Japanese themed na bahay tsaka yung bridge. Anong bridge yun? Yung bridge. Hindi ko rin alam kung anong bridge yun. Yung overall na review namin dito, super satisfied kami na nakapunta kami dito. Ako talaga, para sa akin, nag-enjoy ako. Hindi ko lang alam sa'yo kung ano yung rating mo. Pero sa akin, satisfied talaga ako at nag-enjoy ako. Kung ano yung mga ina-expect natin na magagawa natin dito, nagawa naman natin. Yung disclaimer nga lang talaga guys, sa mga nag-expect ng sobra dyan, hindi pa ganun ka-developed yung place. Under construction pa din siya, under development pa din siya. Tuloy-tuloy pa din yung development ng place na to. Napakalaki niya, napakaganda, napakalaki ng potential niya. So ina-expect ko guys, for the next 2 years, ina-expect ko talaga na sobrang ito na yung isa sa mga magiging main tourist spots dito sa Pilipinas. Okay naman siya kasi nga syempre diba, tayo naman talaga
ay nangangarap makapunta sa ibang bansa, na sana lahat ng bansang yun mapuntahan natin. So far naman, at least diba, kahit sa picture lang, nangarap ka talagang ano, makarating doon, na feel mo naman kahit papano, kahit nasa Pinas ka lang, diba? So, okay naman siya, okay siya. Sobrang sulit na pumunta nga dito. We hope na nakatulong sa inyo guys, na nagkaroon kayo ng guide, ng tip, idea. Ng idea para kung paano pumunta dito, kung ano yung mga naging experience namin dito. And kung ano yung mga dapat yung expect. Itong guide na ito makakatulong dito sa inyo kung paano nyo ipe-prepare yung sarili nyo bago kayo pumunta dito. So syempre, andiyan yung mga kung ano yung mga dadalhin, ano yung mga kailangan nyong gawin, ano yung mga dapat nyo ma-experience, yung mga ganun. Hopefully, yun. Nakatulong talaga yun yung ng konti yung guide namin and yung mga pictures na present din namin. So, yun. Sana tulungan nyo din kami, guys, na ma-share tong video na to para at least, di ba, marami yung matulungan, marami yung taong mag-guide. Mas matulungan din natin yung Torres Farm na mas makilala siya. Mas makilala siya ng ibang tao. Makarating yung information na to na merong ganitong lugar na nag-exist dito sa Pilipinas. Sa Cavite. Sana huwag niyo din kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe and bell button. So yun, tulungan niyo kaming maparami itong ating community. Nga, abangan niyo pa yung mga susunod nating vlog dahil madami pa yan, madami pa kayong aabangan. Madami pa tayong ma-explore. And so hanggang doon na lang muna tayo. Babush!